Subayin niyo po ang kapayapaan ng Diyos, mga mahal kong kababayan. Si Pastor Steve po ito ng True Gospel Church. At ngayong araw na ito, gusto ko pong i-share po sa inyo ang nakalagay po sa Kawikaan, Kapitulo 15, versikulo 22. Ang sabi po rito, ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan, ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Alam niyo po mga kababayan, ako rin po ay isa pong OFW dito po sa Kuwait. Alam din po naman natin na yung issue po na ito patungkol po sa PhilHealth, yung pagtaas nga po ng 3% ay para po ito ay kung atin pong iisipin, dapat ito ay pagmamalasakit pagmamalasakit, lalong-lalo na sa mga may sakit, magandang benepisyo ito Pero itong bagong itong panukala nila, hindi ito pagmamalasakit Masasabi ko na marami na ngayong OFW ang nagkakasakit sa kakaisip pa lamang. At itong plano, sabi nga ng Biblia, ang planong mabilis, hindi magtatagumpay Kasi kung alam po natin na mayroon pang issue nga ito ang pagkakaalam ko sa ombudsman dahil mayroong corruption na nangyari dyan. Pagkatapos, nagtataka lang ako na bakit hindi pa nga natatapos ito. Yung pagtaas ay masyado namang mataas. Isipin mo, monthly 3% bukod doon Bukod doon sa mga susunod na taon kung ito matataasan pa yan At hindi lang hindi pa timing. Alam naman natin na ang buong mundo ngayon ay nagdaranas ng ng hirap dala nitong itong perwisyong salot na COVID-19 na ito. At hindi pa nga nakakabangon ang marami, lalong-lalo na sa atin pong mga maraming mga kababayan, mahal nating kababayan dito sa na OFW ay nawalan din po ng trabaho. Nawalan talaga ng trabaho. Gusto man nilang magpadala sa kanilang mga mahal sa buhay, wala silang maipadala At kaya nga, buti nga, dito sa Kuwait, yung OWA ay nagbigay din, kahit paano, ng kunting tulong sa mga rito sa mga nandito sa Kuwait. Pero alam naman natin na ilang libo lang din yung maibigay nila, dahil mahigit 200,000 ang OFW rito sa Kuwait. Ganun pa man, ay meron silang pagkukusa na naitulong. At alam naman natin mga mahal kong kababayan, hindi ito timing. Hindi timing dahil ito nga yung kaiisip na nga lang nila kung saan sila kukuha ng pagkain, maipapadala sa kanilang mga mahal sa buhay. Tapos ito, bigla na lang, mabilis sabi, mabilis na sumulpot na lang. Hindi pa nga nauunawaan ng maraming mga kababayan natin kung ano ang maging benepisyo sa kanila po, sa kanila ito Kasi marami naman talagang talagang hindi po. Kaya mga mahal kong kababayan, hindi po ito magtatagumpay. Hindi po ito magtatagumpay dahil katulad nga ang sinasabi nga ng Biblia, na ang planong mabilis, ang planong mabilis, ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan. Ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Hindi nila ito pinag-aralang mabuti. Hindi nila naisip na milyon-milyong mga OFW ngayon ang hindi masaya. Hindi masaya dito. Hindi pagmamalasakit. Kaya mga mahal kong kababayan, huwag po tayong masyadong mag-isip dito. Hindi po ito magtatagumpay. Kaya sama-sama po tayong manalangin, May awa po ang Diyos na ipanalangin natin, nahipuin ng Diyos ang ating presidente na pakinggan yung ating hinaing, At huwag tayong magsisi kung sisihin kung sino-sino, Basta manalangin tayo. At kapag tayo po ay nanalangin, mga kapatid, na sama-sama tayo, na mayroon tayong boses katulad nito. Hindi naman ang ibig sabihin na mayroon tayong boses,
may awang Diyos, hindi tayo paabayaan. Kaya wag po ninyo masyadong ano, wag po kayong masyadong ma-stress dito. Hindi po magtatagumpay yan. Hindi po magtatagumpay yan. Harapin nila muna yung problema nila dun sa, may kaso pa yata dyan na nakabinbin sa ombudsman. Ayusin nila muna yon. Kaya nga po mga kababayan, ano po tayo, be strong, ano, and be rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Wag po tayong ano, wag nyong idagdag na yan sa inyong pong alalahanin. Wag nyo nang idagdag yan sa inyong stress yan. Hayaan nyo sila dyan na ano, na sila yung ano, sila yung madagdagan ng ano, ng alalahanin. Hindi na tayo. Maniwala po kayo mga mahal kong kababayan. Hindi po magtatagumpay yan. Hindi po magtatagal. Mabibigo po sila. Dahil ano po, tayo po ay sama-sama, tulong-tulong po tayo sa panalangin at mayroon at mayroong gagamitin ang Panginoon na nakikilos dyan upang ito ay hindi ano magtagumpay. Muli po, marami pong salamat at sumayin niyo po ang kapayapaan ng Diyos. God bless.